So parang lumalambot siya, mga kamasta, no? So sabi ko, mas maganda kung idadark natin yan para hindi maiwan. Ganon din yung sa cove niya. Yan yung cove natin sa ilalim, ay sa pinaka-high ceiling niya. Kasi kung makikita niya, wala siyang ilaw. Yan, wala siyang ilaw. Dark yung high ceiling natin. So pag nilagyan mo ng ilaw, nagiging malambot siya. Ayan, nagiging malambot siya. So sabi ko, mas maganda kung magkocontrast tayo ng dark naman. Yan, ito yung adjustable. Kung saan mabibili nyo to sa lahat ng mga hardware, mga kamasa, meron to. Hey, what's up mga kamasa, magandang araw sa inyo lahat. So welcome back sa ating panibagong vlog. Narito tayo ngayon sa project natin dito sa Bagahabag Project. At dito nga mga kamasa, bibigyan ko kayo ng idea kung paano nga ba tayo magkabit ng mga ilaw sa pin light, mga kamasa, kung ano yung mga ginagamit natin. At the same time, i-share na rin natin yung mga ginagawa ngayon dito, kung saan nagpa-finalize na nga tayo ng kulay at may mga konting adjustment para dun sa mga design natin, mga kamasa, patungkol sa pagkukulay natin. So tara mga kamasa. So ayan na mga kamasta, no? At kung makikita nyo, ayan, nakulayan na nga natin yung ating kisame. At halos patapos na kami dito. Kumbaga parang ito na yung last day natin. So finalization na yan. Kung makikita nyo mga kamasta, ito natapos na nga natin. May mga ginawa tayo dito na kung saan naglagay na nga tayo ng mga drop nya dito. Kumbaga ito yung, kasi ito yung additional to mga kamasta, no? Ayan. Kung mapapansin nyo, naglagay din tayo ng ilaw na surface pin light. So sabi ko kay Madam, mas maganda pagka surface pin light yung gagamitin natin pag dito sa outdoor na. So yung limang piraso, tatlong piraso na yan, meron din dito, yung dalawang yan. So yung ginawa lang natin dyan ay naglagay lang tayo ng drop ceiling nya. So wala nang ibang design, yan na yung high ceiling natin na slab. Tapos may drop ceiling lang tayo o kaya yung drop design lamang na paglalagyan lang natin ng surface pin light. Dito naman sa may pinakasala nya. So ito yung pinakasala natin mga kamasta, no? Kung mapapansin ninyo, ito yung design na gusto ni Madam kung saan na ito na nga yung pina-finalize na natin yung kulay. Doon nag-adjust ako doon sa may drop natin doon kung saan na kinulayan natin ng dark yung bandang taas niya para may kasama tong trellis na dalawa mga kamasta, no? Kasi yung trellis na yan, yung kulay niya ay dark. So yung dark gray, dahil yung mga yung high ceiling na ito, gray lang siya. Then light gray yung iba dito sa may pinaka-drop natin. Tapos off-white na yung ilalim. So kung mapapansin niyo, ayan, nakahang pa lang yung mga pin light natin. Bali yan, ikakabit na yan mamaya mga kamasta para makita na natin. Tapos yung cove light na ito, yan na lang ikakabit. Kung saan na yung mga cove light na yan, ikabit na natin dito sa portion na to. Ayan mga kamasta, no? Ayan, oh. So may cove light na tayo dyan. Bali yung cove light natin na yan ay combination of warm, daylight at saka daylight mga kamasta. So yung kulay natin dito ay light gray lamang. Pero dito nagkakaroon tayo ng konting adjustment kung saan kinukulayan ko siya. Ayan, nagka-cutting tayo dito. Ayan, oh. Kinakatingan natin siya para hindi maiwan yung portion na yon. Kasi kung mapapansin nyo, parang mas malambot yung itsura niya. So sabi ko mas maganda kung i-contrast natin. Kasi kung nalagyan na siya ng cove light, may parang adjustment mga kamasta, no? May adjustment siya na kung saan parang nagbabago yung kulay. So sabi ko nagiging light kasi siya pagka meron na yung warm na kulay niya. Kasi yung warm natin parang pinapalambot niya yung gray na kulay natin sa high ceiling. So sabi ko mas maganda kung magdadark ako dito sa portion na to para hindi maiwan mga kamasta. Kasi kung mapapansin niyo dito, ayan, oh. Maganda yung distribution ng kulay niya gawang anong kumbaga naglagay tayo ng contrasting natin doon na dark, meron din doon dark, tapos meron din dito yung dark niya. So ang kulang kasi dito sa portion na to yung dark niya mga kamasta, no? So sabi ko maglalagay tayo dito kung saan yung lining lang niya sa may pinaka drop lang. Yun lang naman ilalagyan natin dyan, tapos dito na rin mga kamasta, no? Para hindi maiwan. Kasi ang konsepto na itong bahay na to mga kamasta, dapat iisa lang yung kumbaga ambience niya o kaya yung kulay natin dito, yung contrasting natin dyan, tapos contrasting ng kulay natin dito para hindi maiwan. So ayan, yung mga pin light natin, combination of warm, daylight at saka warm daylight mga kamasta. So kung mapapansin nyo, tingnan natin yung pin light natin. Ito,
O, yan, yung cove. Yung para sa drop natin. So, yan yung... ito yung warm. Daylight. Tapos combination of warm at saka daylight. So, parang lumalambot siya, mga kamasta. No? So, sabi ko, mas maganda kung idadark natin yan. Para hindi maiwan. Ganon din yung sa cove niya. Yan yung cove natin sa ilalim. Ay, sa pinaka-high ceiling niya. Kasi kung makikita niya, walang... Wala siyang ilaw. Yan, wala siyang ilaw. Dark yung high ceiling natin. So, pag ganilagyan mo ng ilaw, nagiging malambot siya. Ayan, nagiging malambot siya. So, sabi ko, mas maganda kung magkocontrast tayo ng dark naman. Ngayon, sa pin light, mga kamasta, ayan yung pin light natin. Check natin yung pin light. Ayan yung pin light natin. Ayan yung warm. Combination of warm at daylight, tapos daylight. So, ayan. Yung pin light na yan, ang ginamit natin dyan ay size 3 inches lamang. So, maliliit lang na klase ng pin light yan yung ginamit yan. Bali, sila madam na rin nag-purchase niyan. Yung kagaya ng cove light, pin light, tapos mga surface pin light na sila nag-purchase niyan. So, ayan, may mga konting adjustment na lang tayo dito. Then, finalize na, mga kamusta. Ito, antayin na lang natin kung ano yung ilaw na ilalagay ni madam dyan. Tapos, sa mga portion dito, nagkakabit na rin kami. Ito, center light na rin dyan. Tapos dito, mga pin light na sa mga CRs. Ayan. Puro pin light na lang yan. Ito. Ayan, si Bayaw. Oh. Very charred. Tapos si Pogi. Ayan yung ating electrician na medyo malusog. Chan lang lumulusog. So, ayan mga kamasta. Ito yung pinaka center na kwarto. Ayan, oh. Ang ganda. So, ito yung kwarto ng anak ni madam na babae. Yung babae niyang anak ay so, pink yung napili niyang high ceiling niya. So, napakasimple lang. Tapos, cove light lang yan. O kaya, cove lang yung ceiling natin dito. Tapos, yung ating pin light ay ganun din. Mga combination of warm daylight tsaka daylight, mga kamasta. So, tingnan natin. So, dito wala na center light to. Ayan yung... ito yung daylight. Warm, tapos combination of warm at saka daylight. So, napakaganda mga kamusta, no? Napakasimple. Pero kung makikita nyo, yan yung sinasabi ko na galawan na dapat masunod pagka sa mga rooms. Kasi kahit cove light lang yan mga kamusta, ma-appreciate mo yung area gawa nga nung nakasunod yan sa may wall natin. Yan, napakaganda. Napaka-smooth mga kamusta, no? Simple lang yan, pero napakaganda. So, tingnan din natin yung ibang rooms. Ito yung kabilang room. Ayan. So, nakabit na rin yung mga pin light niya. Tapos, natapos na rin to. Yung center light na lang ilalagay dito. Tapos, yung mga pin light na okay na rin. So, ayan. Nakabit na yung pin light doon. Ayan. Tapos, dito. Ito yung ating pin light na ikabit na rin. So, yung cove light na ito, hindi pa nakabit mga kamasta na. Yun lang ikakabit dyan. Tapos, ito, pin light, okay na rin to. Ayan, gumagana na rin. So, sa CR yan, mga kamasta, no? Ito naman yung kwarto ng anak ni madam na lalaki. Ayan, pang lalaki nga daw yung kulay na gusto nila. Then, sa first room naman tayo. Ayan, sa first room tayo. Ayan, no? Wow, ito yung master's bedroom. So, makikita nyo, cove ceiling lang tayo dito. Wala din tong center light. Pero kung makikita nyo, yung distribution ng pin light natin dito napakarami. At the same time, yung cove light natin ay napaka-smooth din. So, white lang din yung kulay na ito. Ayan, no? Kumbaga, parang nasa hotel ka lang, mga kamasta, no? Lalo-lalo na pag napinturahan tong wall niya. So, itong wall na ito, mga kamasta, di ko pa alam kung sinong gagawa na ito. Pero sabi naman ni madam, pag-uusapan daw namin kung anong gagawin sa wall niya. Kung siguro mag-sasubmit tayo ng another quotation. So, yung ilaw natin na ginamit dito, pare-parehas lang yan. So, hindi tayo gumamit ng mga multicolor. Kumbaga, tricolor lang yung talaga yung ginamit natin. And also dun sa may mga cove light natin. Ayan. So, ito, naikabit na rin. Yung retouching na lang ng kulay, yun na lang yung ginagawa para may finalize na. Ayan. Ito, naikabit na rin. Yung pin light natin dito, ayos na. So, malapit na tayo mag-turnover dito, mga kamasta. Ayan, o. Oh. Diba?
So, eto na lang yung kakapitan natin ng Cove Light, mga kamasta, no? Ayan na lang. Ayan, si Harvey. Harvey the Great. Yan yung mga painter natin, mga kamasta, no? So, sa ngayon, gusto ko lamang ibahagi sa inyo kung ano yung ginagamit namin na pangbutas ng pin light. So, punta tayo dun sa baba, dito sa ground floor, dito sa office, at dito nagkakabit kami ng pin light dito. Dito yung tropa nating mga electrician. Ayan. So, sa ngayon, magkakabit tayo ng pin light. Ayan. Kakabitan natin ng pin light yan. So, gusto ko lang ibahagi sa inyo kung ano yung gagamitin natin pangbutas dyan. Yung ginagamit namin dito, mga kamasta, ay yung binabala namin sa drill. Meron din yung mga may pangkat na talaga na bala. Pero dito, meron kami yung adjustable. Pakita nga, Michael. Yan. Ito yung adjustable. Kung saan mabibili nyo to sa lahat ng mga hardware, mga kamasta, meron to. So, tawag namin dito, mga kamasa, adjustable holder. O kaya yung pangbutas lang, adjustable na pangbutas. So, yan yung ginagamit namin. Kung makikita nyo to sa mga hardware, meron to. Pwede kayong maganap sa Inco, meron yan sa saang hardware, mga kamasta, no? Yan. So, yan yung ginagamit natin. So, tingnan natin kung paano yan ginagamit. Bali, ang ginagawa lang namin dyan, kung nakuha mo na yung sentro nyan, yan na yung pinangbubutas namin. Bali, drill namin yan. Para yun yung paglalagyan natin ng pin light. So, ang gagawin natin ngayon, mga kamasta, kunin muna natin yung pinaka-sentro na ito. Ito, ang kukunin natin, itong sentro na ito, mga kamasta. Tapos, sentro niyan, tapos yung sentro papunta ron. Pwede rin naman na ito na lang kukunin nyo. Itong dulo na ito, tapos yung dulo nun. Kasi parehas lang naman yung sukat na ito, tapos sukat na ito, mga kamasta. So, ang gagawin natin, kahit diretso na lang yan, then yan na yung magiging sinyalis natin. O kaya yun na yung sinyal natin para pagbutasan. Smile. So ito, mga kamasa, meron yung sentro niya. Yan yung itutusok lang natin yan. Then ito na yung bahalang magbubutas ko. Kabitan natin yung mga pin light na yan. Ganun din yung mga cove light natin, mga kamasta, no? So, ito yung klase ng pin light na ikakabit natin. Ayan. Yung brand niya ay Clifford, di ba? So, may nagtatanong pala kung ano yung pinaka-neutral na ito, tsaka kumbaga kung ano yung line niya. So, yung sa pagkakabit naman ng pin light, basta yung masusunod mo lang yung line tsaka neutral niya doon. Tapos, tingnan nyo na doon kung ano yung pinaka-line niya. Kunwari, ito yung line mo. Ito yung neutral mo. Dapat iisa lang din yung coding mo. Papunta doon sa kabila. Papunta doon sa kabila. Tsaka papunta doon sa kabila. Pero kalimitan, mga kamasa, kahit na hindi mo sundin yung polarity niya. No? Kaya yung line tsaka neutral niya. Wala namang pagkakaiba yan. Kapag ka mga tricolor lang. Tricolor at tsaka yung talagang kulay lang na warm tsaka daylight lang. Pero pagka multicolor, mga kamasta, meron yung comparison na kung saan na dapat sundin mo talaga yung polarity niya. So yung ginamit pala namin mga wire dito, mga kamasta, ay 2.0 o kaya number 14 na tinatawag. So ayan, mga kamasta, so tingnan na natin yung mga ginagawa pa dito. O mga ikakabit pa. Ito, kakabitan pa natin to, lalagyan pa natin itong portion na to. Ayan. Ayan si Jaren, no? Diba? So, ayan, mga kamasta, no? So, ngayon, may mga na-short kaming mga kulay. Ngayon, magtitimpla na lang ako, mga kamasta. Basta ang isa dito, mga kamasta, na idea na maaari kayo bahagi pagka magtitimpla kayo ng kulay. Meron yung mga, kahit na mag-iwan kayo ng ganito kaliit lang. Ayan, no? Kumbaga yan, kakaunti na yan, oh. Kahit na ganyan lang kaliit yan, para may pagbasihan kayo ng kulay na ilalagay nyo ulit. Kasi pagka, syempre pagka nagkulay kayo nyan, mga kamasa, pagka nagtimpla ka ng panibago, wala kang basihan,
magkakaroon ng comparison yan. So, hindi sila yung magkakatugma. So, dapat yan. Pagka nagtimpla kayo, dapat meron at meron yung basehan. So, yan. Konti lang naman na. So, konti lang din yung kailangan natin timplahin. Dahil gray lang naman yung titimplahin natin, light gray lang. Ang kailangan lang natin dito, acrylic color na lamp black, mga kamasta, no? Ayan, no? Latex color lamp black. So, yun lang yung gagamitin natin. So, ayan, mga kamasta, yes na. Ang natitira na lang na ginagawa dito, yun ang sabi ko, mag-finalize na lang. Then, eto, mga kamasta, yung center light na lang dito, ilalagay. So, yes na lahat. Ayan, nakapagtimpla na rin tayo ng kulay para dun sa pagre-retouch niya. So, abangan natin yung kaubuan nito, mga kamasta, pag natapos na. So, i-vlog din natin yan kung ano yung naging outcome ng project natin dito sa Bagahabag project. So, hanggang dito na lang yung ating video, mga kamasta. Yun lamang po yung gusto kong ibahagi sa inyo. At sa lahat po ng mga nanonood dyan, mga supporters natin, mga viewers natin, maraming salamat po sa inyo lahat. And also kay Ma'am Ellen Gonzalez, thank you so much po sa tiwala, madam. At sa lahat po ng mga client natin dyan, maraming salamat. Ayan, mga kamusta, no? Sana po nagustuhan nyo yung design namin dito at yung mga ginagawa namin. At abangan nyo rin yung all over na vlog natin dito, mga kamusta. So itutur ko kayo sa last day natin o kaya yung final day natin ng paggawa natin dito, mga kamusta, no? Kung ano yung naging outcome niya before and after. So ayan, mag-ingat po kayo lahat. God bless. Bye!